Hi, ako si Madeline, but you can call me Mads. Laki ako sa isang mahirap at masayang pamilya. Bagamat hindi perpekto ang pamilya ko, ramdam ko pa rin ang pagmamahala ng bawat miyembro. Nandiyan ang aking nanay, na mukhang malumanay, pero malupit yan. Nandiyan din ang aking kapatid, na sobrang kikay, daig pa ako kung magkilay. At syempre, ang aking mahal na tatay. Marami man siyang flaws, pero believe pa rin ako sa kanya. Ngunit, mukhang hindi sapat ang masaya lang kami para mabuhay. Gusto kong makatulong sa paraang alam ko. Kaya tumigil muna ako sa pag-aaral para magbanat ng buto. Ihinto ko muna ang mga pangarap ko kapalit ng ikabubuhay ng pamilya ko. Ako si MJ, isang poging talaga. Pangalawang panganay sa aming tatlong Maria, hindi pa sigurado ang isa. Maagang naulila pero lumalaban pa rin sa buhay. At dahil sa bata pa ako, paraket-raket lang, at least nakakatulong kay ate. At pagkatapos, papasok na sa school. Buti na lang nakapaglinis na ako ng bahay at sigurado hindi na naman maglilinis ang pagbebe naming bunso. Wait lang, 2 buwan na pala kaming walang bayad sa renta. Naku naman, nakakapagod na magpalipad-lipad. Sana hindi kami mapaalis. Ayoko na nang lumipad, lalo na may mga kaibigan na ako na alam kong bilong ako. Malapit din sa pinsan kong alam kong matutulungan ako. Habang naglalakad ako para makahanap ng pwedeng pagkakakitaan, nakita ko ang 2 kong tropa. Ayaw ko man sumali o subukan, saka gustuhan kong makalimot sa mga iniisip ko at dahil na rin sa pilit ng mga kaibigan ko. Nagisabay na ako. Wala nang pasok-pasok sa school. Diretso racket na. Thank you.
Ayun, nahuli tuloy ako ng ate. Napahiya, naiinis ako sa sarili ko. Dahil lang pinagtawanan at kinantsawan ako, hindi ko mapigilan na labanan siya. At sa sobrang kagustuhang makasabay at maramdaman na bilong ako, tuluyan akong nagpaanod sa mga trip nila. Nasanay ako, nalunod, at tuluyang nawala sa lalim ng barkada. Ako si Kendrick. Hindi ako pinalaki ng aking magulang. Lumaki lang ako kasama ng aking yaya. Buti na lang, meron akong isang kaibigan dyan, si Chad. Si Chad lang ang aking best friend. Siya lang ang aking nakakapitan. Siya ang nagturo sa akin sa lahat ng mga bagay simula nung ako'y bata pa. Siya nagturo sa akin mag-basketball. Siya nagturo sa akin sa mga kagaguhan, mga kasiyahan. Siya ang aking inaasahan sa tuwing ako'y may problema. Mag-cutting. Mag-yosi, mag-alak. Mag-droga, lahat-lahat. Hindi ko naman pinagsisiyan yun eh. At least, masaya ako. Gusto mo? Papatayin ka namin o magtuturo ba? Sir, ako lang talaga mag-isa. Wala akong kasama sir. Gusto mo ah? Ayaw mo pang umamin? Ano gusto mo? Mamatay ka o umamin ka? Amin ako sir, amin ako sir. Gagawin ko lang gusto mo. Mamatayin sir. Ayos ka naman palang kausap eh. Kailangan namin mahuli ang mga kasama mo. Kapalit ang palayaan mo. Thank you.
Wala naman talagang mali o tamang desisyon sa buhay. Nasa kung paano mo haharapin at itatama ang kinahinatnan na naging desisyon mo. At hindi rin totoo na wala kang pagpipilian. Minsan, pinipili lang natin kung ano ang mas madali at kung saan ka masaya, kahit mali pa. Maliman o masama, pinipili pa rin ang tinuring na pamilya. Subalit dumating sa puntong sumobra na sa limitasyon na pati direksyon sa buhay ay nawala at nasira ng dahil sa impluwensya ng peer pressure. Totoo pala, hindi lahat ng maganda at masaya ay kailangan at nakakabuti. Huwag mong gagawin ang isang bagay na pagsisisihan mo sa huli. Tandaan mo, lahat tayo ay may pagpipilian. Walang permanente sa mundo. Lahat ay may dulo. Sana ako.